Ah, kababayan. Samantalahin ko lang po yung pagkakataon na ito para magpasalamat sa Philippine Army sa pagbibigay po sa akin ng pagkakataon na maging reservist una-una. At pangalawa, na pagkatiwalaan po tayo na mamuno doon sa MSAB, Strategic Communication. Isa pong karangalan yun. Yun nangyari po yung pagpupulong na yun. Sa katotohanan po, kung yan po, hindi tungkol sa Philippine Army, hindi ko po yan tatanggapin. Katunayan po, ilang beses ko po yan tinanggihan sa harap ng pamunuan ng Philippine Army. Nung nagbobotohan po doon, ilang beses po akong tumanggi. At ang ipilit ko pong inirekomenda ay si Second Lieutenant Mateo, na sa palagay ko po sa kanyang murang kaisipan at sa kanyang koneksyon sa ngayon sa show business at sa labas ng show business, mas naniniwala akong mas marami siyang pwedeng gawin. Pero siyempre po, ang nanaig doon, hindi naman yung boto ko, kundi yung boto ng karamihan. Kaya po tayo nahirang doon. Hindi po ako nag-apply. At hindi din po ako mag-a-apply sa mga ganyang klase na pamumuno. Kasi alam ko ang kakayahan ko. Hindi ho ako leader. Sinabi ko nga po doon yun noong pagpupulong ngayon, sinabi ko doon na wag po ako. Kasi hindi po ako leader. Ako po ay isang follower lang. Sanay ako ng sumusunod sa namumuno. Hindi ako sanay ng ako ang mamumuno. Pero siyempre po, mahirap talaga tanggihan ng Philippine Army sapagkat yan po ang katuloy ng katipunan. Isa pong kataksilan sa bayan kapag ka tumanggi ka sa tawag ng Philippine Army, dahil yan po ang kayamanan natin na minana sa ating mga ninuno, yung Philippine Army. Yan po ang resulta ng ating revolusyon laban sa mga nananakop na bansa noong panahon na yun. Katulad ng Espanyol, katulad ng Amerikano. Yan pong Philippine Army ang makasaysayang hukbo. Kaya napakahirap pong tanggihan. Pero maniwala po kayo, ginawa ko po ang lahat para tanggihan yung posisyon. Lahat po ng klase, hindi po ako leader. Naku, marami pong leader na pwedeng sila na ang mamuno. Hindi ho, ako normal na tao lang, isang Muslim lang na nagpupumilit na magpakabait. Pero ako ho ex-convict. Ako ho kriminal. Huwag hong kayong mag-alala na lalong-lalo na ho yung mga galit na galit. Sa totoo lang po, kung ako po ay tatanggalin, kaagad po tatanggapin ko po yun. Kung naniniwala po kayo na hindi ako karapat dapat dyan, nako. Hindi po ako, mga mahal na kababayan, taing-tai sa pwesto. Unang-una, hindi po ito pwesto ng gobyerno. Hindi po si Presidente Duterte ang nag-appoint. Hindi po appointed na posisyon yun. Ito po ay pinagbotohan ng mga miyembro ng multisectoral advisory board ng Philippine Army. Hindi po yan konektado sa kahit anong ahensya ng gobyerno, kundi sa Philippine Army po. Hindi po yan swelduhan ng gobyerno. Hindi po ako voluntary po ito. Ito po ay pagmamalasakit sa unang-una sa katipunan, pangalawa po ay sa
inang bayan Pilipinas. Wala pong nako naman. Galit na galit yung mga dilaw. Oo. Wow, ba ano ba nagawa ko sa inyo mga tao kayo? Oo. Eh niyapakyapakan niyo na yung pagkatao sa mga pinagsasabi niyo. Wow. Ay, nako. Sana napunta ang mga pag-uutak ng Pilipino. Oo. Yun po. Uniulit ko po. Hindi po ako nag-apply dyan. Huwag niyo pong banatan ng Philippine Army. Nakikiusap po ako sa inyo. Galangin po natin ang ating mga sundalo. Galangin po natin yung kanilang mga desisyon. At napaka-professional po ng ating Philippine Army. Ng ating sandatahang lakas, napaka-professional po. Ang kailangan po nila, suportahan po natin. Kami pong mga nagbabalik loob sa gobyerno at handang magsakripisyo para sa gobyerno, ay mabigyan ng pagkakataon at magpapasalamat kami sa Philippine Army. Dahil kami po ay binibigyan nila ng pagkakataon na makatulong sa bayan. Muli po, maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng pumalakpak at sumuporta. Maraming salamat po. At sa mga nagalit naman po at talagang ako ipinako na. Ay, apo. Astaghfirullah. Salamat na rin po. Apo, maraming salamat po. Sana pagkatapos po ng banat ninyo ay magkaisa na po tayo kung ano ang hangad sa atin ng Philippine Army. At yan po ay magkaisa, magkasama-sama, kapayapaan. At matigil na po tayo sa pag-aaway, tayo-tayo. Dahil wala. Huwag tayong maging matapang sa sarili nating lahi. Huwag ganun. Dapat panatilihin natin yung dugong revolusyonaryo ng Pilipino. Alamin niyo din kasi kung anong ibig sabihin ng Pilipino, kung saan ang galing yung Pilipino, para alam niyo kung ano yung pagka-Pilipino. At kung ano yung pinaglalaban ng Pilipino magmula pa noon hanggang ngayon. Kasi sino yung mga nauna, ang mga nagrevolusyon. Kung ano ang mga peninsulares, insulares, sino ang Pilipino, sino ang Indio, sino ang Sanglin. Ako, kailangan nyo alamin lahat yan para hindi kayo nagiging mangmang sa mga nangyayari ngayon sa harap ninyo. Para kilala nyo lahat kung sino yung mga politiko at yung mga pumapapil sa mukha ninyo. At yung mga politiko lang na paulit-ulit lang ang ginagawa. Ayan, para makilala sila, alamin nyo ang kasaysayan. Alamin ninyo yung mga mukha ng mga nakalipas para alam ninyo kung sino yung salamin nun ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum.